confusing. May asawa. Ay, grabe na yun. Grabe, di ba? Grabe na yun. Would you? Mm. For example, labas tayo, ibang mundo. Okay. In love ka. Let's say, nagpa-fall. Mm. Si guy. Or na-fall ka lang. May asawa. Alam ko ba na may asawa to begin? Alam mo na may asawa. Would you ever confess? Okay, in the first place, since alam ko may asawa, I won't. Hindi na. No. At hindi mo na idadalin doon sa level na yun. Okay. No. Kasi, di. Masamang ugali na yun. Totoo. Naniniwala ako na you have to respect that area. hindi na tayo pupunta doon dapat. Kasi once na alam mo na, syempre kung may asawa na siya, umiwas ka na. Huwag ka nang magpa, ang problema naman kasi sa ibang mga ano, sa ibang mga tao, ha? Whether it be babae or lalaki ka man, tapos, or kahit bakla ka, or kung ano man, di ba? Tapos malaman mo na may asawa na yung isang tao, tapos lalandi ka na, to prove na mas magaling ka dun sa isang tao. Ugali na yun eh. Totoo naman, totoo ugali naman. Ugali na yun eh. So ako, iwas na ako dun. Tama. Lalo kung alam ko may asawa. The question is, meron din kasing hindi alam. Na may asawa. Na may asawa. Paano pag na-confess na, taan ba, sinabi mo, ako, lalaki naman. Okay. Lalaki naman. Sasabihin sa babae. Okay. Sa trabaho. Ano ba to? Saan ba tayo? Kasi nabuo na eh. Namuo. Ang tawag doon. Namuong kulimlim. Namuong kulimlim. Pabagyo na. Utot ba to? Okay na. Namuong kulimlim. Kaninong kilikili yon? Okay. Tapos, ayun na. Namuo na yung sitwasyon. Yes. Tapos sasabihin mo na, actually in love ako sa'yo. Kung ikaw, halimbawa sinabi mo, tapos sinabi, ay, hindi ba alam, may asawa ako eh. I don't think, of course, ako. Ano yung question doon? Ako yun? Hindi. Kasi kung ako, sasabihin ko ngayon, yun sa akin yung piece ko. And then you tell your piece as a babae. Diba? So as a lalaki, meron ako, usually, meron mga lalaki na they see it as a challenge. Really? Yes. Hindi ko lalahatin, pero may mga tarantadong lalaki talaga. Talaga? Of course. Alam naman ng mga Jebsian. Hindi mga natutulfo, ganyan. Oo. Na may nakikita ko mga ganong mga... Yun na lang example natin, yung mga natutulfo. Oo. Kasi it's a challenge. It's a hidden path. Hindi, tsaka that lalo no kapag, one knows. Kapag yung lalaki, parang mas feel na feel niya na gwapong-gwapo siya. Testosterone. Nakakalaki ng etits. Oo, nakakalaki. Ganun yung dating sa kanila. Talaga? Hindi nila alam pag nandiyan dyan na yung sitwasyon at puro problema na liliit etits mo bigla. Oo, tapos pag dahil sa dami naman, ng problema mo. Pag babae naman, ano, nagandang-ganda sa sarili. Gandang-ganda naman sa sarili. Mas maganda ako sa asawa mo. Don't you wish your girlfriend was hot like oo, me? Oo, totoo. May ganun, mga ganun. Nakakairita yung mga ganyan. Sarap, ano, kutusin. Mm-hmm. Sarap, ano, ipa... Ipaluto. Paluto. Sarap ipaluto dun sa, ano, bakery. Sa bakery. Gusto ba mo maging pandisal? Totoo. Gusto mo ba maging panderegla? Charing. Yung totoong panderegla. Oo, nakakaloka. So maraming ganun sitwasyon. Ano pa yung mga sitwasyon na ang hirap i-confess? Yan. Ano pa ang mga sitwasyon na ang hirap i-confess ng romantic level of emotion or na-in love ka sa kaibigan mo? Ang hirap i-confess kapag na-in love ka sa best friend mo. Ang hirap i-confess. Kasi yun nga yung nangyari sa amin. Best friends kami. Oo. Sobrang, it was confusing. It's more of the confusion. Oo. Na mahal ba kita kasi best friend kita o mahal kita kasi gusto kita? Diba? It's always that question that would roam around your head freely, every day, every night. Tapos meron kang boyfriend or meron kang girlfriend na meron kang, bakit yung best friend ko yung iniisip ko? Eh, meron na akong jowa. Ano ba to? Totoo. Tapos kung sakali man nabaliktarin naman natin, wala kang jowa, yung best friend mo yung may jowa. Mm-mm. Paano mo sasabihin, best friend mo lang ako. Di ba? Pili ko lang gano'n. Best friend mo lang ako. Nandito ako lagi. Di mo ba ako naririnig? Tanga ka ba? Manid ka ba? Yun yung laging tanong eh. Yung parang, di mo ba nararamdaman nandito ako para sa'yo at siya, nandun lang. Hoy! Nabitin ka, no? Nabitin kayo eh! Akala nyo buong episode dito. Hindi, kung gusto nyo mapakinggan ang buong episode ng podcast na ito, isearch nyo lang po ang The Comfort Room sa Spotify. Diyan po mapapakinggan nyo ang mahabang episode ng The Comfort Room. The Comfort Room. Just click the link below.